Sa araw na ito, sa mabuting balita, ibinibigay sa atin ang halimbawa at ang paginilay tungkol sa isang bulag at kung anong paraan ng pagpapagaling ang ginawa ni Jesus doon sa bulag na tao. Ito po'y ilan sa mga maraming himala ni Jesus at isa ito doon sa mga puntong si Jesus ay gumamit ng proseso. Marami po kasing mga kababalaghan na ginawa si Jesus na ginamit lang niya ang kanyang salita. Pero sa pagkakataong ito, hinawakan niya at may pisikal na nangyari upang mapagaling niya ang isang bulag na tao. Unang aral, sadyang mahalaga ang paghawak, paghipo at ang pisikal na presensya para sa kagalingan ng mga may sakit. Pero magandang tingnan, ang sabi doon ay dalawang beses na hinawakan ni Jesus ang bulag para lubusan itong makakita. Medyo matagal. At kung ilalapat natin sa ating pagninilay ngayon, tayo pong lahat ay may mga inaangking pagkabulag. Magandang tanong, ano bang pagkabulag mayroon ako? Baka wala sa atin ditong sadyang physical na bulag, pero baka merong lumalabo na ang paningin. May mga pagkabulag po kasing physical. Yung sadyang physical kang wala ka nang nakikita. Ang iba ay pinanganak na sadyang bulag, ang iba ay dahil sa pagkakasakit, ang iba ay dahil sa kapabayaan, dahil mahilig sa matatamis, pagsigalpot ng sugar, bulag. Ang iba naman, merong mga espiritual na pagkabulag. Ito yung sinasabing nakikita mo pero wala kang ginagawa. Nakikita mo naghihirap ang kapwa, tila baga wala kang nakikita. Nakikita mo nang nahihirapan ang iyong kapamilya, ang iyong kapitbahay, wala kang ginawa. Ang sabi mo ay kawaawa naman sila. Ito po'y mga espiritual na pagkabulag. Pero meron din tayong pagkabulag, yung sosyal na pagkabulag. Yung pagkabulag ayon sa ating pakikipag-ugnayan sa ibang tao, sa mga nangyayari sa paligid, sa mga nangyayari sa politika, sa pamahalaan, sa ating pamayanan. Ala, ako naman ay maayos ang pamumuhay, bahala na sila. Okay naman kami, bahala na kung sino. O kaya naman ang nakakatakot sa pagkabulag na sosyal, yung tipong alam na nating mali, alam nating mamamatay tao, alam nating magnanakaw, alam nating masamang ugali, yung pa rin ang sinusuportahan natin. Ay ari ano, baka mag-iiba-iba ang katatayuan pagka nanalo na. Hindi po. At sa mga pagkabulag na mayroon tayo, sinasabi ni Jesus sa atin ngayon, kailangan ng pisikal na paghawak. Kailangan ng isang magpapagaling sa ating mga pagkabulag. Bakit napapansin ninyo na kapag may banal na misa, pinipigilan kayo ng mga gwardyang magpapicture diyan sa harap? Sapagkat iniiwasan nating mabulag sa mas mahalagang dapat gawin sa buhay. Nakakalungkot iyong dumalaw kayo sa pambansang Dambana, may banal na misa, at ang inyong ginawa, nagpapicture. Nakakatakot yung pagkabulag na espiritual na sa harap ng dapat gawin natin, hindi natin ginagawa. Ang tagal ng inyong ibinahe papunta dito, may daladala kayong mga pagkabulag, mga sakit at karamdaman, dinatngan ninyong may banal na misa, ala, parang matagal yan, tayo na. Nagpapicture lamang kayo sa harap ni Santo Padre Pio. Humawak lamang kayo kay Santo Padre Pio. Binasa lamang ninyo ng holy water ang inyong ulo sa fountain ni Santo Padre Pio. Samantalang may banal na misang ipinagdiriwang at hindi natin binibigyan ng galang. Mga minamahal, ito po'y mga espiritual na pagkabulag. Bakit tayo pinipigilan ng mga gwardyang laging isuot ang mask?
Huwag po kayo magtanggal ng mas. Bakit? Sapagkat hindi natin pababayaang mabulag tayo ng ating personal na hangarin, ng personal na kagandahan, at ating pababayaan ang sosyal na ating pakikipag-ugnayan. Lalo ngayon, pinayagan na ng IATF ang mga bata. Nakakatuwa, maraming bata. Pero kung dadalhin lamang natin dito ang mga bata para maglaro at magtakbuhan, ay sayang naman po ang pagpunta natin sa pambansang Dambana. Nakakatuwang may ilang mga batang naririto. At yun naman po talaga ang dapat gawin. Sa pagdalo sa pambansang Dambana o sa anumang simbahan, sa pakikipag-ugnayan natin, ang pinakamahalaga lagi ang banal na misa. At hindi dapat tayo nabubulag sa ating mga personal na hangarin. Magbabiyahe ka, matatrapik ka pa, pagpunta mo dito, magpapapicture ka lamang. Sayang! At sinasabi sa atin ngayon, mga minamahal, ang mga daladala nating mga pagkabulag, ang mga daladala nating tila baga wala tayong nakikita sa ating mga pakikipag-ugnayan, ay magkakaroon lamang ng kagalingan kung hahayaan nating hahawakan at hihipuin tayo ni Jesus. At yun ang ating panalangin sa banal na misang ito. Ang iyo bang pagkabulag ngayon ay karamdaman? May sakit ka? Ang pagkabulag mo ba ngayon ay daladala mo ang pagkabulag ng iyong kaibigan, ng iyong pamilya, ng iyong mga mahal sa buhay? Ano mang pagkabulag iyan, hahayaan nating hawakan tayo ni Jesus. Minsan hindi isang hawak lamang, minsan dalawa, minsan maraming hawak. Yun yung mga palatandaang minsan tayo nagpapabalik-balik sa Panginoon na kailan na akong balik sa Santo Padre Pio para bagang hindi pa nahahawakan ni Jesus ang aking pagkabulag. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Tulad ng bulag sa mabuting balita, nagkaroon ng proseso para mas mapalalim niya ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. At yun ang ating panalangin, mga minamahal. Sa pagtanggap natin kay Jesus sa banal na komunyon, sasabihin natin, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang mababang puso upang ang aking pagkabulag ay magkaroon ng kagamutan sa iyong paghawak, sa iyong paghipo, at sa iyong pananahan sa aking buhay, nang ako naman ay maging gabay din ng aking mga kapwa at nang makita nila ang tunay mong pagmamahal sa amin.